Magandang araw po sa inyo. It's me again, Sir July, your Maestro Provinciano. Okay, today po, gusto ko po mag-share po sa inyo sa isa namang pwede pang negosyo na skills. Okay, so we say kakanin, no? Ito, malaki din yung tuwing kikitain po ninyo. Okay, so kung nakita po ninyo, meron po tayong hotdog. Chicken flavor na hotdog at saka yung classic na hotdog din. Meron tayong cheese, meron tayong salt, 1/2 teaspoon na salt, 1 cup na flour, and then 1/4 cup na sugar, and then meron po tayong 1 piece egg, and then 1 tablespoon of baking powder, and then 1/2 cup of warm milk, which is condensed milk. Okay, so ang gagawin lang po natin, napakasimple lang po siya. So, it's really easy. So, ang gagawin po natin is, tutuhugin lang po natin ng toothpick. Okay. So, tapos, lalagyan po natin ng cheese. Okay. So, ilagay mo natin dito. Kasi mamaya, i-coat po natin yan ng flour. Okay. Butter mixture. Okay. Napakadali lang siya, guys. Actually, very bago po ito. Gawa-gawa ko lang po. At gusto ko rin po i-share sa inyo kasi po, pwede po ito pang negosyo po. Yung isang piraso, kung sa syudad kayo, pwede siya 5 pesos. And then, sa mga probinsya lang, kasi may, depende kasi sa hotdog. So, kung mamahalin yung hotdog po ninyo, so yung presyo nito is 5 pesos each. Pero kung mumurahin na ng hotdog, tag 3 pesos, so pwede siya mabenta ng 2 to 3 pesos. Okay? So, parang parang naglalaro ka lang nito. Pero, alam nyo guys, malaki ito yung kikitain ninyo. Gusto ko i-share po ito sa mga, especially sa mga nanay na walang trabaho sa bahay, no? And then sa mga tambay din dyan, pwede nyo ito manegosyo. Okay? So, napakaano lang siya. Pakadali lang gagawin. Kasi bibili lang kayo ng hotdog, puputulin nyo. Tapos, ito lang po siya kasimple. Very simple. Okay, sana po magustuhan nyo po ito yung ano natin. Yung ginagawa nating kakanin ngayon. Actually, this is a good idea po siya pa sa negosyo. Kasi napakasimple lang talaga at mura. At madali lang siya mapagkakitaan. Okay, sa mga nanay dyan, no, sa mga out of school youth at kung sino pa dyan mahilig magnegosyo, pwede nyo ito manegosyo kasi bagong idea po ito. Pwede nyo talaga ma-apply. Depende sa inyo kung anong flavor yung pipiliin nyo. Chicken hotdog ba or plain hotdog? Depende sa inyo. Pero ito ngayon yung ginagawa ko is kung siya, combine siya with a cheese. Ilan lang naman ang cheese, bibili ka ng isang piraso ng cheese, 15 pesos. So, hatiin lang yun ng konti-konti. So, yun, pera na. Sa mga mamahalin na na ganito, pwede po ninyo kan yung mamahalin din na hotdog, 5 pesos each. Kani, mga nasa 3 pesos lang to. 2.50 to 3 pesos pwede na to. Bawing-bawi na kayo. Sobra na sa kalahati yung may income po ninyo. Ayun, ito lang kadali. Parang naglalaro ka lang. No? Sana guys, no, ma-i-apply nyo po ito at sana makatulong po ito sa inyo. Sa panahon yan, lalo sa pandemic, so kailangan mo magaling mag-discarte, no? Gagawa ka ng paraan
para po mabuhay. Kasi hindi ka talaga magsikap ngayon. Mahirap. Pakahirap po. Okay guys, ito na po siya. Ito na po yung nagawa po natin. Actually, may mayroon po akong i-share sa inyo na idea din na para maka-income pa kayo ng malaki. So, kung nakita nyo to yung isang piraso, pwede nyo tumahati. So, maging ganito na po yun. Tapos, pag maging ganito na, pwede nyo tag-peso. Peso po siya. I-ano lang natin mamaya. No, kasi meron pa tayong gagawin na butter mixture. Yung ito yung i-cook po natin dito. So, ito po siya. Pag ito lang, so pwede sa 2 pesos without cheese. So, pag may cheese na, guys, pwede siya 5 pesos. Okay? So, depende pa rin sa klase ng hotdog. Kasi pag yung hotdog is mamahalin po siya, okay, so pwede siya na kanis. So, 5 pesos na yung isa nito. Tapos, ito din. Kasi may cheese sila eh. So, kung wala siyang cheese, pwede ito 2 to 3 pesos. Ito. Depende may option po kayo ha, kasi sinishare ko lang para po magkaroon kayo ng malaking income. So, ang gagawin po natin ngayon, so gagawa po tayo ng pang-coat. So, kung nakita nyo guys, meron tayong flour. This is 1 cup. So meron siyang 1 cup. Lagyan lang natin. Okay. Okay, so 1 cup of flour. Okay, tapos isusunod po natin na ilagay is ito po yung 2 tablespoon na white sugar, and then meron tayong 1 tablespoon na baking powder. Okay, and then we have 1/2 teaspoon of salt, and then so meron po tayong egg. And then, aside from egg, meron po tayong 1/2 cup of warm milk. Pwede po siya condensed, pwede sa fresh milk. So, ito na yun guys. So, imimix lang po natin siya. Ito po. Okay. Ito lang po siya kasimple guys. So, actually, kung para sa inyo guys, bitin pa po siya. Pwede ninyo dagdagan. Pwede lang ninyo dagdagan ng water. Ito kay bitin. Guys, medyo bitin po siya. Dadagdagan lang natin. Dahan-dahan lang. Kasi pangit din kung masumbahan. Okay. Okay. Mm. Okay, dinagdag natin dito 1/2 cup of water. Okay, so pwede man ito guys, pwede ninyo i-double recipe. Kung maramihan kayong gagawin, i-double ba o triple or hanggang sa marami kayong ma-mixed. Okay, ito yun sa guys. Napakasimple lang siya. Okay, so actually malaking tulong na po ito sa hanap buhay po. So, ito lang po siya yung ipapares po. Okay? So, ganito lang po siya. Okay. So, magiging ganito po siya, guys. Okay, yan. Okay, magiging ganito siya. Okay, pero may technique pa yan. Mamaya, pwede natin siya ikwan. Ito na yun ngayon guys. So, ayun, mainit na mainit na yung mantika natin. So, ngayon ang gagawin natin. So, ito po yung okay. Bago na ito i-coat. So, ito na po siya guys. Okay. Ito na po siya guys. Tapos ihulog natin dito. Okay.
guys, luto na siya. So, lumulutang na. So, pag lumulutang na, ibig sabihin luto na. So, yung iba, hindi po siya na-coat kasi nobody is perfect. Alam mo naman. So, dito natin, guys, ibutahan. So, kailangan ilagay siya, guys, sa may tissue po para po sisip-sipin po matika. Alam mo naman, no? Alam mo naman po yung tawag natin cholesterol, no? So, delikado din po sa health. Okay, guys. So, ito na po yung finished product. So, nakita nyo, mayroong na-coat talaga ng butter or ng flour. Ito po yung sasabi nila, nobody is perfect. So, wala naman talagang perfecto. Pero ito na po yung finished product po niya. Ito na po yung finished product. Guys, ito na po yung finished product po ng ating mini hotdog balls. Okay, this is our mini hotdog balls. So, this is, again, mini hotdog balls. So, this is the finished product, guys. So, napaka-simple lang po siya at madali siyang lutuin. Actually, guys, kung mamahaling hotdog yung gagamitin po ninyo, pwede po siya 5 pesos. Ito, pwede ito 3 pesos lang kasi mumurahin lang to. So, ito lang po siya. Ang inyong sauce, pwede man gagawa kayo katulad ng sauce ng sa fishball, kikiam, pwede po siya. Pero ito yung pinaka-basic niya, yung madali lang gawin. Actually, mixture lang po siya ng ketchup at saka mayonnaise. So, ano lang siya, 3 tablespoon lang, 3:3. So, ngayon ito na, titikman na natin. Yun. Grabe guys, masarap guys. Lalo na may cheese. Ako, swak na swak to sa negosyo. At masarap din yung katong, yung gagamitin yung sauce sa kwan. Yung sa kikiam at saka sa fishball. Okay guys, ito lang po. Sana po magustuhan po ninyo ito. Sana sa mga nanay. Hopefully po manegosyo nyo po ito kasi malaking tulong po ito sa inyo. Maraming salamat po at especially sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe to my channel and please post the notification bell para po updated po kayo sa mga videos ko po. And sana po magawa nyo po ito sa bahay and mapagkakitaan po ninyo. Maraming salamat po at ingat po kayo palagi. At ito naman po si Sir July, your maestrong probinsyano. Magpaalam po sa inyo at yung sasabi, ingat po kayo palagi and keep safe po.